Kakapasok lang ng balita mga bro, Golden State Warriors interesadong kunin ulit etong si Kevin Durant. Ayon yan sa isang senior NBA writer ng ESPN na si Mark Spears. Pero tila mababaliw kayo sa potential trade para makakuha etong si Kevin Durant. Ayon din sa report mga bro, posibleng ma-trade sila Jordan Poole, Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga at James Wiseman. Tatlo dyan mga bro talagang parte na ng rotation ng Warriors last season. Lalo na etong si Andrew Wiggins na naging malaking parte para sa playoff run ng Warriors. At etong nag-i-improve pa na si Jordan Poole. Nung nakaraan lang parang kumakalat din na pwedeng bigyan ng malaking kontrata ng Warriors etong si Poole na nagkakahalaga ng mahigit kumulang $100 million. Marami talaga ang nagulat sa trade rumor na yan mga bro, pero syempre mas marami din ang natutuwa at nababaliw sa trade. Dahil sa kakatapos lang na season, napatunayan na nila na kaya nilang mag-champion na wala itong tulong ni Kevin Durant. Though alam naman natin na mas madali silang nagkampyon noon nung nasa Warriors pa itong si Durant. Pero kung magsasayang ka ng ganyang young talent o asset o future ng team, eh malaki at mabigat na decision yan para sa Warriors. Parang kakasabi ko lang nung nakaraan na imposibleng makuha ng Lakers etong si Durant dahil wala talaga silang pwedeng ipalat dito. O kahit sa Phoenix Suns dahil ayon sa Brooklyn, hindi sila papayag kapag hindi kasama sa package etong si Devin Booker. Ganun din para sa Miami Heat na isa sa gusto ding mapuntahan ni Durant. Sigurado ako na hindi papayag ang Brooklyn na hindi makuha sa deal etong si Bam Adebayo kung sakali. Pero hindi na din naman ako magugulat kung matuloy ang trade na to mga bro. Yun nga lang, yung future ng Warriors ang posibleng madamay sa trade na to. Dahil nagsisibol pa lang etong karera ng career ni Jordan Poole. Etong si Kuminga naman, dissenting player yan mula sa bench ng Warriors. At etong si James Wiseman naman, kahit buong season wala to last year mga bro, magiging dissenting player din to. Pero kayo mga bro, anong masasabi nyo sa kumakalat na rumor? Panigurado marami ding matutuwa sa balitang to dahil okay na sana yung career ni Durant sa Warriors noon. Kung hindi niya lang pinagpalit etong si Stephen Curry para kay Kyrie noon, though nandun pa rin naman yung pagkakaibigan nila Steph kada game. Talagang nagyayakapan pa yung dalawang yan. Ang nakikita ko lang dito, pupunta sa madaling ruta ang Warriors dahil hindi sa pag-aano mga bro, 33 years old na etong si Curry. Hindi natin alam kung ilang taon na lang ang itatagal nito sa liga. Kaya kung sakaling makasama niya ulit etong si Durant, malaki-laki ang chance na makailang championship pa sila. Ang swerte lang ni Durant dahil kahit nagmukha siyang ex ng Warriors, talagang gustong gusto pa din siyang kunin mga bro. Pero yun nga mga bro, anong palagay nyo sa trade rumor na kumakalat ngayon? Kakagatin nga ba ng Brooklyn Nets ang trade offer ng Warriors kung sakali mga bro para tapos na ang drama? O sino ang magiging panalo kung sakaling matuloy nga ang nasabing trade? Mag-komento lamang ng opinion nyo sa ibaba.